lahat. Hinihanda ko lang muna kayo. Hinihanda. Ayan. Kaya, update tayo sa demolition dito sa may Patero. Oh, bakbak na yung ano. Bakbak na yung flooring ng yun, yung bahay na yan. Pati yung ilalim, sira na rin. Akita tayo dun mamaya-maya, papakita ko sa inyo. Ayan, continuous ongoing yung rehabilitation ng ano dito, ng retaining wall. Ayan, pag na-open na yan, dire-diretso na yan doon. Talagang bakbakan to. Bukan natin bumaba rito. Ito ko lang pakita sa inyo eh. Kahapon, nung pagpunta natin dito, medyo sarado pa yan. Pero ngayon, bukas. Bako. Pag dinire-diretso nyo yun, yun na yung creek. So, lalagyan niya ng mga retaining wall, magkapilaan. At babaybay niya yung papunta ng ilog ng Patero, no? Na nakakonekta sa Pasig River. Lahat naman yan konektado sa Pasig River. Ano? Anong nangyari kasi, siguro yung mga dati, ito ay nasarahan, no? Parang nawala sa mapa. Kaya ito, muling mamumbalik lahat ng mga pagmamayari ng gobyerno, lalo na yung mga creek o ilog. Yan, binubuksan yan. Yan, ginagamit ka ng tipping gun. At least mabilis. Saan natin si Sir umali ngayon? Walang Sir Baba, Sir? Ano ba? So, sila yung team leader dito. So, ito yung operation, no? Demolition. Parang joint ito ng LGU ng Patero. Kasama dito, hanggang dito yung tatabakit. So, ayun na yun, sir. Oh, nakita ko na rin. Yan. Yung pinaka-edge ng ano, pinaka-edge ng toilet. Ito, sakop to, ha. Ito, sakop. Hanggang dito. Hanggang dito.
Ang laki, di ba? Ang laki ng tatabasin. Kaya yung mga, binibigyan ko na kayo ng tip or advice sa mga subscribers natin na may kaibigan na sa creek or ilog, makipag-coordinate na kayo sa NSA. Kasi balang araw, baka mamaya, ikunin. Kunin yung creek sa lugar nyo. O kaya, rehabilitate. Mawawala ng tirahan. Kaya mas maganda maaga, tulutan na kay Tennessee. At magtanong-tanong na kagad kayo. So, yun, pinapakita ni Sir yung sukat ng tatamaan. Dali yan. Ay, biro mo, kapitahan yun. Yung example, pakitin. Ang bawa ito sa tapos ng mga ah, oh, sir. Kita naman siya sa sukat. Mahaba yung sukat na gigibay. So, bukas na rin dito. Pakita na natin itong ano. Itong looban. So, ito na. Pag pumunta ka rito. Yan. Ito na yung tinutumbok ng creek. Ito na pala yun, no? Ang bilis, sir, ha? Kahapon lang nag-start, eh. Kahapon ba? Kahapon, sir. Kahapon, no? Yan at ito, kukwento ko lang, no. Base doon sa binigay na sa Reysay o sinabi ng may-ari, bata pa sila. Grade 6 pa lang sila, sarado na itong creek na ito, itong ilog na ito. Kaya wala silang idea na ito ay pagmamayari ng gobyerno. Siyempre, bata pa sila. Hanggang sa naglaon, tumanda na, na-extend nila dito. Kasi hindi nga naman alam, eh. Nung ito na lang lately na yun, sabi nga ng ano, ng may pumunta raw na taga ayan, DPWH na ito raw ay creek, you know. So bubuhayin yung creek or rehabilitation ng ano, retaining wall, kaya yung mga retaining wall niyan. Para palagyan natin dito, bubungkalin pa to, eh, para lumalim, eh. So mabalik tayo. Hanggang sa lumaki sila, napagawa nila, in-adjust, in-extend nila. Ano yung problema ngayon? Yun. May sulat, may notice na gigibayin doon sa pulang sukat na yon. O, di ang laki, no? Sayang ang gastos. At yung sa mga kabilang side na yon, ang may pagmamayari pala noon, yung dating ano, ex-mayor, yung mga sinaunang mayor pa, no? Ng Pateros. Yun, kasama rin sa gigibayin. So, basta lahat ng dadaanan na itong river na to, yung creek na to, madadaanan na bahay, gigibain. Ayan. I-update ko kayo, no? Ang matapos to, sa mga susunod na araw kung saan naman yung area na gigibain. Kasi ito, palagay natin to. Ito. Meron lang, yun, di ba, retaining wall. Parang dito sila nagsimula, eh, sa area na to. Hanggang dun! Hanggang dun, sa mapuntang Tagig. So, subaybayan natin to. Kung ano na mangyayari dito, kung marami bang matatanggal na bahay, o i-adjust lang. Yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, yan, subscribe na lang po. Good, at syempre, hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Magandang umaga at mabuhay kayo lahat.